Hello guys, welcome to 5th generation Hobby Shop. Video testing tayo ng unit. Ito po ay unit ni Sir Imrico. Sir Imrico, shout out sa inyo dyan sir. Welcome to 5th generation Hobby Shop. This is your unit, the WE Glock 17 Gen 5 Airsoft Pistol. So, bali ito po yung mga kasama sir. Green Gas, number 12, Standard Power, Pop Dino. At yung kanyang bala, 0.23 grams, 4,000 shots, 5.95 millimeter, plastic BBs po siya, airsoft BBs. And ito naman po yung box ng unit, yan, Glock 17, by WE, made in Taiwan. Buksan na natin. Ito po yung kanyang owner's manual. Ito naman po yung kanyang magazine, 24 rounder. Inlet bulb, outlet bulb. Nilagyan ko na po ito ng silicone oil. Ito naman po yung back strap na kasama kay doon sa grip. At saka yung back strap pin. Ito po yung unit, the Glock 17 Gen 5 by WE. Yan po yung markings sa grip. Yan, made in Taiwan. Serration na siya sa rear. Yan. Tapos meron na siyang railing for accessories. Pwede mo siyang lagyan ng flashlight. Tapos yung kanyang barrel, yung outer barrel niya po, may thread na po yan. Yan, may thread po yan para sa accessories. So pwede po kayong maglagay dyan ng tracer unit. Ito naman yung sa kabilang side. Yung sight niya is, yan yung sight niya, standard sight. Yan. Para siyang U-box alignment. And then, sa front, white dot. So, ito pong sight niya is removable po yan. Kumbaga, changeable din po. Napapalitan din siya ng ibang sight. Tapos, nalalagyan din po siya ng red dot sight. Katulad po netong nakakabit sa Glock 17 na Combat Master. This is the Glock 17 Combat Master by ENC. Yan, nakakabit po yung red dot. So, parang ganyan po. So, yung inyong Glock 17, sir, na WE Gen 5 Taiwan, nakakabitan din siya ng ganito, ng red dot sight. Ayan. Pwede po siya kasi itong rear sight niya po, kumbaga optic ready na po siya. Yung rear sight niya ay tawag na to, nare-remove po yan sa ilalim. May screw po kasi yan. No. So, ito po yung disassembly latch. Ayan, magkabilaan po yan. Kung babaklasin niyo po yung slide, para makita nyo lang yung screw sa ilalim. Eh, pakita ko lang sa inyo. So, bali, pagbabaklasin nyo po yung slide, tong slide na to, kailangan wala pong magazine, sir, no? Tanggalin nyo po yung magazine, tapos ikasa nyo po. Yan. Kapag nakasa nyo na po, itong disassembly latch na yan, magkabilaan po yan, kailangan sabay po yung ibababa. Okay, kailangan po sabay po siyang ibababa. Ayan. Then, pipigilan nyo po, then, tulak nyo lang yung slide. Okay? So, ayan po. Mapapansin nyo po, mayroon po yan screw. Yan yung screw. Pag tinanggal nyo po yung screw na yan, mahuhugot nyo na to. Itong rear sight. Tapos, pag bumili po kayo sa amin ng red dot, mayroon po siyang kasamang mounting plate.
po yung mounting plate. Ayan, nasa ilalim. Okay, ayan po yung kakapitan ng sight, red dot sight. Kung gusto nyo pong lagyan ng red dot sight yung unit nyo, parang ganyan. Sa Combat Master. Okay? So, bali po, ito po lahat, nababaklas po yan. Yung spring, yung rod, yung barrel, lahat po yan nababaklas. Okay? Bali, di ko lang po babaklasin sa ngayon. Ibabalik ko na po yung slide. Yan, ganito po ang pagbabalik. Ito pong dalawang butas na yan. Yan. Dito nyo po ipapasok. Yan. So, pag maglalagay po kayo ng sabihin na natin yung lubricant, lalagyan nyo po dito sa part na to, itong railing, mula dyan hanggang dito. Yan. Or, pwede po kayong maglagay dyan ng oil, silicone oil, pwede po, dito na part na to. Basta kailangan po, lubricated yung part na to. Yung pinagdadaanan ng metal, metal to metal, kailangan po lubricated yan. So, pagbabalik po, lalagyan ko na po siya ng lubricant bago ko po ipadala sa inyo para pagdating sa inyo, lubricated na po yung inyong unit. Okay, babalik ko lang po. Tapos, agad lang po sa dulo. Yan. So, ganun lang po siya. Okay. So, again, this is the WE Glock 17. Unit po ni Sir Embrico. Okay. WE. So, nalaglag na yung sticker. So, sticker lang naman po yun. Okay, testing po natin, sir. Bali, lagyan natin ng gas. Three seconds lang po ang pagkakarga, sir, no? 1, 2, 3. Tatlong segundo lang po, or 3 seconds. Then, kapag nag-load kayo ng BBs, pag nag-load po kayo ng BBs, sir, diba, nag-load kayo, tapos naubos na yung BBs, pag may gas pa po, huwag nyo pong kakargahan. Kasi po, yung iba po kasi, pag nag-load, every time mag-load ng BBs, karga din ng gas. So, ang mangyayari nun, mag-o-over. Mag-o-over po sa gas na ating magazine. At mapapansin nyo, pag pumuputok kayo, lumalabas dito, sa gilid o dito sa likod yung gas. So, hindi rin maganda yun sa unit natin, sir, pag over yung gas. So, dapat tama lang yung gas na nilalagyan natin. Hindi natin malalaman kung puno na, kaya po, binibilangan natin siya kasi wala naman po siyang gauge. Ngayon, sa bala naman, sir, kapag hindi nyo gagamitin, tanggalin nyo po yung bala, huwag nyong istakan. Tapos, huwag nyong pupunuin. Kasi po, yung spring niyan, pag laging batak dito sa ilalim, laging compress, tapos lalo na kung puno, tapos in-stack nyo, lalambot po yan. So, mas maganda nga po, kalahati lang yung bala na ilalagay nyo. This is 24 rounder, mas maganda 10 lang or 12. Okay? So, bali, lagyan lang natin siya ng 6. Okay? Tapos, testingin natin yung EPS, sir, kung ilang EPS po ito. Okay, sir, Imrico, testing tayo. Kung ilang EPS. Okay, again, this is your Glock 17 Gen 5 by WE. Okay, testing. Firing. Wow, lakas ha. 373.2. Okay, isa pa.
367.3. Ayan. Then last. 364.7. Okay, then proceed po tayo sa shooting test. Okay, Sir Emrico, shooting test tayo na inyong Glock 17 Gen 5 Airsoft Pistol by WE. Okay, testing. Firing. Okay, so abusin lang natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Okay, open chamber. Release mo lang yung mag by pressing the mag release. And then, para ibalik po yung slide sa original position, hatakin mo lang to, sir. Pag hinatak nyo po to, bababa po yan, yung slide stop. May spring po yan. So, bali sa Gen 5, ambidextrous po yan. Magkabilaan po yan. Sa Gen 4, dito lang yan. Okay, so bali hatakin nyo lang to, sir. Yan, tapos release. Okay, then hammer down. Hammer down nyo po for safety. Okay, okay na po ang inyong unit, Sir Emrico. So, kung may question pa po kayo, message lang po kayo sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.